Kung bago pa lamang po kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Paki-hit na rin po ang notification bell upang updated kayo sa aking mga bagong video upload. Ipapakiusap ko din po sa inyo na sana ay suportahan ninyo ang aming iba pang channel. Ito ay ang Gio Japan Virtual Tour Channel, Halamang Gamot Channel at ang pinakabago ay ang Tabitay. Welcome po muli sa Gio and Gwen Luck and Money Channel. Alamin po natin ngayon ang kahulugan ng kasal sa panaginip. Katulad ng sa tunay na buhay, ang kahulugan ng kasal sa panaginip ay sumasalamin sa mga isyu ng pangako at kalayaan. Ito ay nagpapahiwatig ng bagong simula o isang transition mula sa kasalukuyang pamumuhay. Madalas kasama ng panaginip ng kasal ang simbahan. Ang kahulugan ng simbahan sa panaginip ay tanda ng kabanalan at matatag na pananampalataya. Kapag nanaginip ka na ikaw ay nakadamit pang kasal, ito ay nagsasaad na tinitimbang at tinitingnan mo ang iyong personal na pakikipagrelasyon. Kung ang pagsusuot mo naman ng damit pang kasal ay nasa lugar na hindi nararapat o hindi wasto, ito ay may kaugnayan sa nararamdamang pagiging inferior o walang kabuluhan. Ang panaginip tungkol sa kasal ay simbolo ng bagong simula o pagbabago sa iyong kasalukuyang buhay. Ito ay refleksyon din ng ilang issue o mga bagay-bagay tungkol sa commitment at pagiging malaya. Ang panaginip tungkol sa kasal ay maaaring nagpapahiwatig din ng tungkol sa feeling of bitterness, sorrow, or death. Ang ganitong mga panaginip ay kadalasang negative at nag-highlight sa ilang usapin hinggil sa anxiety o takot. Ito ay maaaring nagpapaalala na dapat harapin ang mga negatibong bagay na kinakaharap o darating sa iyo. Kung ikaw naman ay talagang nagpaplanong magpakasal, ito ay maaaring may kaugnayan o nag-highlight lang sa stress ng pagsasaayos ng isang kasalan. Sa iba pang interpretasyon, masasabing ang panaginip na may ikinakasal ay nangangahulugang unidad or unity. Dahil sa sandaling may ikinakasal, nagbabanding ang dalawang energy. Ito ay ang masculine sa kinakatawan ng lalaki at ang feminine na kinakatawan ng babae. Nagiging isa silang nilalang sa sandali na sila ay ikinasal sa pamamagitan ng ritual o matrimonyo ng kasal. Nagpapahiwatig din ito ng bagong buhay, bagong lakas at bagong enerhiya sa sinumang nananaginip ito. Napapanaginipan ang tagpo na may ikinakasal dahil sa kasalukuyan, ang nananaginip ay binabalaan ng kanyang unconscious self na siya ay dadaan sa panibagong yugto ng buhay. Sa magical term, ang ibig sabihin nito ay rite of passage. Ang rite of passage ay isang mahalagang yugto sa buhay ng isang tao. Ang wedding rite ay isang uri ng rite passage, kung saan ito ang yugto o panahon mula sa pagiging isang binata o mula sa pagiging isang dalaga. Sa pamamagitan ng ritual ng kasal, ang isang dalaga o binata ay magiging may bahay na o magiging mister na o ama na ng tahanan. Ito ang bagong yugto ng buhay na ipinapakita ng iyong unconscious self habang ikaw ay nananaginip. Pinaghahanda ka dahil may malaking pagbabago na magaganap sa iyong buhay sa susunod na mga araw. Ibig sabihin nito ay dadaan ka sa isang bagong yugto ng buhay at karanasan sa malapit na hinaharap. Ang pagbabago o transition period na ito ay masaya dahil maaaring ang yugtong tatahaki ng iyong karanasan ay magkakaroon ng isang masaya o happy ending na kaganapan. Ang isa pang dahilan kung bakit nananaginip ng ikinakasal o ikakasal dahil maaaring dalaga ka pa o binata ka pa sa kasalukuyan. Maaaring labis kang nababahala o unconsciously ay hindi mo namamalayan ay naiinggit ka na pala dahil ang iyong mga kaibigan o mga kakilala ay ikakasal na.
Ibig sabihin lang, parang sinasabi ng unconscious self mo, kailan kaya ako ikakasal? Kapag nananaginip ng ikakasal, tiyak na may malaking pagbabagong magaganap sa buhay mo, lalo na kung madalas mo itong napapanaginipan. At ang pagbabagong ito ay magsisilbing turning point ng iyong karanasan at kapalaran para sa malapit na hinaharap. Para sa mga negosyante, ang panaginip na may ikinakasal ay senyales na yung mga deal na nabulilyaso o hindi na isara noong nagdaang araw o buwan dahil sa pagkakaroon ng aberya ay maisasara na ngayon at maisasakatuparan. Sa mga estudyante, ang panaginip na may ikinakasal ay tanda na kung dati ay magulo ang isip mo at hindi ka masyadong nag-aaral, sa malapit na hinaharap, maaaring magbagong buhay ka at pagbutihin mo na ang iyong pag-aaral na ikatutuwa at ikagugulat ng mga magulang mo. Sa mga pangkaraniwang manggagawa o empleyado, ang panaginip na may ikinakasal ay nangangahulugan lamang na dumating na sa iyong karanasan o sa isang yugto ng iyong tunay na buhay ang pagkainis. Nagtatanong ang unconscious self mo kung mananatili ka na lang bang ganito. Kailan kaya magbabago ang buhay mo? At kailan kaya makakawala sa roting buhay na ito na uwi, pasok, pasok, uwi sa opisina o sa pabrika? Ang panaginip tungkol sa kasal ay maaaring nagsasaad ng tungkol sa commitment, harmony o transition. Ito ay nagpapakita rin na ikaw ay sumasailalim sa isang mahalagang kabanata ng iyong buhay. Ang ganitong panaginip ay posibleng nagsasabi rin ng pagsasama ng mga aspeto ng iyong pagkatao na noon ay magkakasalungat. Tingnan mo ang mga katangian ng taong napapanaginipan mo na iyong pakakasalan dahil maaaring kakailanganin mong isama sa iyong pagkatao ang mga nasabing karakteristik na mayroon sila. Palagi po nating tatandaan na ang mga nakasaad dito ay pawang gabay lamang. Tayo pa din ang gagawa ng ating kapalaran. Palagi po tayong magdasal at magpasalamat sa poong may kapal at maging positibo sa ating buhay.